Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kaya gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Unang hiling hanggang dito. As Chairman of this Committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for you. You are cited in contempt. May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Or, hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito no, yan yung mga naiwa ko rin. Did you, oh, Pidea. Pidea? Pidea. Sila may galing, sa kanila galing yan, Pidea. Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. Pidea is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. Eh, gusto ko rin talagang andito sana siya. Because you know, kung basihan natin yung video, narinig natin na very serious yung allegations about yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales. And hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, kung i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatayan, dahil hindi natin nakumpronta si James Kumar as to the veracity of that conversation. So, I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy. Kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung sinasabi na, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero paano ka? Alam ko yung ginawa mo ngayong discard is afterthought na lang. Gusto mo lang magpapalusot. Dahil sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, discarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung daladala mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yun. E sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandun si Morales, nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... We are inviting you here to shed light on the... Yun yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging polis, hindi ka nga naging PDEA. Napulkom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka mag... bigay ng expert opinion sa amin. Hindi ko, we don't, this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that
very telling video recording CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos, kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, eh kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Na naluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magloko? Lokohin si itong kausap mo. Para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir, yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, iyan po ay lahat ay isang katang-isip na para sa kanila lang. Pero anong nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Eh kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang, ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga, eh, na iyon ang objective yes, mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba, maniniwala yung tao sa'yo, yung sa video na yun? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Eh, si opinion yan, sir, sa akin po naman yung totoo lang. From sa unang meeting hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for you are cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Kumsik. You take custody of this person. Lukuhin mo kami. May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag ko. Huh? I, for the record, this committee got the concurring vote of Senator Jinggo Estrada as far as citing in contempt of Picoy Santiago. So that's for the record. Because according to our rules, I need to get one concurring vote. Kahit despite the absence of an objection, still, I need one concurring vote. And I got the concurring vote of Senator Jinggo. Thank you for that support, Senator Jinggo Estrada. You may have the floor now. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed with the questioning for Mr. Morales, I have conversed with the lawyer. Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS. Papatayin yan. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party. Hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource. Assuming, ano pangalan, attorney? Ronnie Cuja, sir. Attorney Romy. Assuming dito sa PDS niya, no, kung sumagot siya ng yes, dun sa if you have been dropped from the rolls, ano po ang gagawin ng...
HR. Yes, sir. Kung may sumagot po siya dyan, unang-una, may possible, considering na under oath yan, pwede hindi namin siya tanggapin. Hindi naman niya na under oath siya. Opo. Hindi po namin siya tatanggapin. So maliwanag, nung nilagay niya ng no, if you have been dropped from the roles. Yes, sir. Na nagsisinungaling siya, na he misrepresented himself, correct? Yes, sir. Yan na, lumabas na katotohanan. Hindi na ako nagsasabi, Mr. Morales, ha. Yung mga PIDEA, lahat ng mga naimbitang resource persons dito ay nagsasabing sinungaling ka. Hindi lang naman ako, eh. Eh, naniniwala ka lang sa sarili mo, Ginoong Morales. Mr. Chair, again, I would like to reiterate my previous statement during the last hearing or last two hearings, that the statements given by this resource person against the agency of like PIDEA and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false, Mr. President. That's it, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Jinggo Estrada. Mr. Chairman. You want to say something? Yes, okay, sir. Yes, Mr. Chairman. Ang sa akin po, no, na-comply ko po yung hiningi ng recruitment committee nung araw po na yun, no, nung time na yun. Kung ano man yung mga sinasabi na mga lacking, na-comply ko po lahat yun. Kaya po ako na-appoint, Your Honor. Yun po yung sa akin. At hindi po kung ano man na merong kulang. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PIDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabmit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabmit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yung po... Walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka eh. Nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Sir Jinggoy, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon, no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo itong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema, appointed ka. Hindi ko man pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDS officials noon, ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sinasabi na pabaya sila. Pero ito lang, particular question yung PDS mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Senator Jinggoy, yeah, which you should answer truthfully. Nasagot ko na po, Mr. Chairman. So hanggang ngayon, ang inaamin mo pa rin that you did not misrepresent yourself. Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Kasi po, nag-comply po ako doon sa hiningi ng... Wala na akong pakialam sa compliance. Your Honor. Wala na, sandali lang. Wala naman tayong pakialam dyan sa compliance. Kung nag-comply ka, good. Isa lang naman tinatanong ko, did you misrepresent yourself dito sa PDS mo? So you complied by submitting a falsified PDS. No, Your Honor. Nag-comply po ako. Mo. Lahat po nung mga hiningi po nila sa akin noon na patunay, sinubmit ko po noon. Kaya nga po, yung pinakikita niyong PDS, hindi ko po alam yung ano niyan, ano? Yung... Hindi mo alam kung ano yung pinirmahan yes, mo dito? Yes, Your Honor. Let me finish. You mean to say you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to? Hindi ko po alam, Your Honor. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi. Just answer yes or no. Your Honor, kaya nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Certified true copy. Sandali lang. Certified true copy na nga ng PDA yan. Andiyan na, certified true copy. Tingnan mo lang yung pagkasulat na yan o sa'yo o hindi. Hindi yung sabihin na hindi ko po alam. Yes or no lang naman ang sagot yan. Kung sulat kamay mo yan, makita mo naman yung strokes.
kung sulat kamay mo yan. Your Honor, kung, Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay nagsubmit ng mga dokumento at pinagsubmit ako ng recruitment committee. Sa akin po, kung ano man po yung mga ipinatatama nila o yung mga kulang, yun po yung ibinibigay ko. Ako po yung mga dokumento ko, personal na dokumento, ay naroroon po sa opisina, sa IIS. Noong kami po ay pinaalis, maaari po yung mga naiwan doon na mga draft na mga papeles o mga personal na documents ko, ito po yung ginagamit nila ngayon sa akin, Your Honor. Kasi po, sa akin po, hindi po ako makakalusot sa PIDEA, lalo na sa background investigation. Hindi po pwede yan. Kaya nga po, kung meron mang mga entries na nakalimutan o merong mga entries na kulang, tinatanong po ito ng recruitment committee. At ito po, isinasubmit. Ako po, yung mga dokumento ko po, personal, na naiwan doon sa PIDEA, nawalan po ako ng access. Kaya nga yun pong ginagamit ngayon sa akin na dokumento, hindi ko po talaga masasagot. Dahil ako po mismo, nagsubmit po ako, nag-comply po ako, Your Honor. Nag-comply po ako. Yung mga personal documents ko na naiwan doon sa aking mga gamit, doon sa PIDEA, ito po yung ginagamit nila sa akin. Kasi, yung gaya po na... Hindi naman ginagamit sa'yo. Ginagamit yan, sinabit dito sa committee, certified through copy yan eh. Hindi naman yan panglaban again sa'yo. Ginamit lang ni Senator Jinggo yan para ma-establish yung credibility mo. Yun lang naman ang purpose noon. So, sulat kamay mo ba yan o hindi? Yung nandyan. Your Honor, hindi ko po... Ngayon, Your Honor, i-ano nyo sa akin para mapag-aralan ko. Kaya nga po, hinihingi ko yung original, Your Honor. Kasi, Your Honor, kung maiintindihan nyo ako, Mr. Chairman, naiintindihan kita. Oh, okay na, may sige. Mga dokumento ako naiwan sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga po, nung nag-apply ako, may mga lacking ako na hiningi ng PIDEA. O eto, merong ganito. O meron ka bang maibibigay na katibayan? Ako po, nagsasubmit naman po ako. Dumaan po ako dun sa maingat na pagsusuri. Okay. Mahigpit na pagsusuri ng PIDEA, Your Honor. Thank you. Senator Jinggoy, no more questions? Mr. Chair, hindi raw niya maintindihan kung handwriting niya ito. Papayagan niyo ba ako mag-request sa kanya kung pwede siya pumirma yung kanyang pirma lang para ma-compare ko? Yes, go ahead. You can do that. Yes, Mr. Chairman. Yeah. Pwede po. Komsek, please assist Senator Jinggoy. I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you, Your Honor, for coming. You want to... Later, okay. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. May hearing din po ako, Mr. Chair, sa Committee on Health. Ayun po, ongoing rin po. Pakita lang ako dito sa iyo to sa Vice Chairperson. Mr. Chair, I was informed by the lawyer of Mr. Kumar that the doctor of Mr. Kumar has already gave permission for him to testify virtually, if you will allow it. But I have reservations. Yeah. Senator Jinggoy. Yes, sir. Please understand my position na ang pangitingnan na nasa hospital bed siya, ini-interrogate natin, tinatanong natin ng mabibigat na questions, ayaw ko po. Okay. Kaya pasensya na kung I appreciate his interest to be present online, but I don't want to this committee to take part in the deterioration of his health despite doctor's advice na okay na siya. Hindi ko muna makonsensya. So, hindi muna natin siya tanungin. Thank you, Mr. Chair. I bow to the decision and the ruling of the Chair, Mr. President. Thank you. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Ang nagbigay na ng pirma si Mr. Morales, okay? Mukhang malayong malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay?
dito yung stroke ng kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin itong pirma mo, hindi mo pirma ito? Mr. Pidea, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayo copy dyan. Aside from the PDS, ha? Aside from the PDS. Para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't hindi mo pirman ngayon? Oh. Gayahin mo yung pirma mo. Iniba mo na pirma mo? Ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita so, nyo okay, sa akin. Okay. Wag na. So inaamin mo pirma mo yan? Opo. Oh, yan. Mr. Chair. Ganyan po yung pirma ko noon. He has admitted that it is his signature. Confirm signature yan. Iniba na lang yung dalawa. Yung dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon na kahit na nando pa po ako sa PDEA eh. Yes. Yun po yung ano, kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap ay ano, kung palagi ganun, mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. Well, ako... So, ibig sabihin... Go ahead, Sir Chigoy. Pirma mo to, ha? In-admit mo na pirma mo. Handwriting, so... Inaamin mo rin na handwriting mo to? Your Honor, yes. Kanina sabi mo. De, hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor. Your Honor. Eh kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa sa, nasa iyo to eh. Ngayon inaamin mo na. Kanina hindi mo inaamin. Ano sasagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman. Yes, go ahead. Ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Eh, kanina talagang, ko pa binigay sa iyo to. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, ano, yung mga dokumento, mga marami akong dokumento na naiwan sa PDEA doon sa opisina. Kaya nga po, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment okay, committee, Your Honor. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PDEA. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you were the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano? Labo ito. Again, inuulit ko. Na-dropped ka na sa, from the role sa PNP and still you answered no in the negative. Why was that? Your Honor, ano, hindi yan yung official na isinabmit ko doon sa PDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi ni Your alam Honor. Alam mo, huwag mo nang subukan na i-cite kita yung contempt. Ha? Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Huwag mo subukan. Talagang sa-cite kita ng contempt. PDEA. Yes, Your Honor. Photocopy to? That is a certified true copy photocopy of the files in PDEA, Your Honor. Oh. Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PDEA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis dun sa IIS, Your Honor. Okay, wait, stop. When you filed
when you answered this, when you filled up this your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor. Yes or no? Yes. Yes, all right. Stop. Yes. All right. You knew that you were already dismissed from the PNP, and why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor, yan po yung mga dokumento na naiwan ko dun sa PIDEA, at meron po yan, Your Honor, ano, iba po yung sinubmit. Nandyan po dun sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Nandun sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang yung official na sinubmit ko dun sa PIDEA, makikita po rin yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po dun. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po dun sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yan pong pinipresentin nyo, ito po maaari na nakuha dun sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinail ko. Nakuha sa file mo. Yes, Your Honor. Paano kung nakuha sa file mo, bakit sila nag-perma na certified true copy? Yung nga po, sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, Your Honor. Ito, Your Honor, ano? Yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinubmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng pagkakulang yan, kaya nga po ako natanong nung recruitment committee. Sige, sandali. UPDA. Paano yan? Saan galing yung yung certified true copy nyo? From your own file o personal file niya? Sir, on the file... the documents on file with the Human Resources Management Service, Your Honor. So, okay. So, official file ninyo yan? Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo? Yes, Your Honor. We do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So, that is official file? Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. Galing sa ang recruitment, file nila. Your Honor, Mr. Chairman. Ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting yan. Nandoon. Meron po yan. Kaya ako po, Your Honor. Ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor. Bigyan kita ng pagkakataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako. Dahil nga, yun po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mo question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka na-dismiss from the service? So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Honor. Bakit no ang nilagay mo dyan? Yang paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Yung po, Your Honor, ano, Mr. Chairman, ano? Yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po, nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At dun po, nakalatag po lahat ng aking mga ayos sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor,
Ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Ano, yan, Mr. Tanong ko lang sa'yo. Ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check nitong... Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali lang. Mr. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung pinresent ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito no, yan yung mga naiwan ko rin. Did you, oh, Pidea. Pidea? Pidea. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. Pidea is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jinggo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. I just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo silang dalawa. Wag silang... ilang bang room natin sa baba? Dagan pa? Ihiwalay ninyo. Okay, sige, thank you. So from here, still I want to listen to James Kumar, but not at his medical bed. So hintayin na lang natin na maging nasa tamang kondisyon siya. So for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, i-suspend ko ito. But wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. So, any objection? Any clarification? Pidea, meron kayo sabihin? Naan, Your Honor. General Coy, sir? Attorney Bernardo? Naan at the moment, Your Honor. General Masagka? Naan, Your Honor. Attorney Raduvan? Naan, Your Honor. Attorney Almunevo? Anunevo? Naan, Your Honor. Kano-ano mo si General Almunevo? Hindi mo kilala? Attorney De La Cruz, Jonathan Morales. Your Honor, yung tungkol doon sa mga yung sana maimbitahan, Your Honor, yung mga personalidad na nandoon sa video. Yun nga, si Kumar, inimbitahan natin. Opo. Kasi nabanggit. Andito mo yung dalawa. Nandiyan si Kwan at saka si Picoy. At yung Lam, Your Honor. Sino? Ha? Yung Lam. Kasi, Your Honor, kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nilang action sandali agent. Sandali lang. We will hear from Kumar first before we jump to Lam. Kung kinakailangan nating imbitahan si Lam. Dahil heresy, double heresy na yan eh. According to Kumar. Then Kumar
according to ko lam. So ganun-ganun yan. So unahin natin si Kumar. Okay? Then after that, we will decide. This committee will decide kung kailangang imbitahan pa yung lam. Okay? Ah, yes, sir. So, Picoy, may sabihin ka? Sir, sorry po kung meron po akong nasabing hindi niyo po gusto, sir. Sorry din kung nakuntem kita. Ha? Yes, sir. Sorry din kung nakuntem kita. Yes, sir. Humingi sana ako lang. Huwag ka sinabta na yung ragihapong topic ko eh. Relax ka lang. Ha? Yes, sir. Sorry kayo. Very glaring kasi. Yung hindi talaga niwala na katang isip mo lang yun. So sorry din kung nakuntem kita. Okay lang? Yes, sir. Pero okay. I stand, sir, na okay. Ito to is totoo. Yeah, you stand lang po, to. Sir. So, abogado ka? Yes, sir. May lawyer. Sir, can we still file a motion for reconsideration? Sandali, abogado ka? Yes, sir. I'm no, attorney. No, we do not entertain legal counsel, sir. You have just to yes, advise your client, ha? Sir, sorry, pasensya ka na. Yan ang rules namin. Yes, sir. Sige, thank you, Picoy. General Attorney Kodja. Attorney Bitong, Director Bitong. Enriquez, ikaw pala, nalaktawan kita. Meron kang gusto sabihin? Sir, I'm waiting for any further clarification. But very clear naman yung testament mo, yes, yung testimonya mo last yes, sir. Hearing. Do I need to attend on the next hearing? Yes, kung okay na si Kumar, kung nasa kondisyon na, kailangan kasi ikaw ang kausap ni Picoy sa linya, so you have to be here. Sandali na lang ito, yung kay Kumar na lang. In fact, he is volunteering to be entertained online, but ayaw ko munang entertain dahil nasa hospital siya, kahit na sabi ng doktor, pwede daw, pero ayaw ko, makukonsensya tayo dyan. Ang pangit, nasa hospital yung tao, interrogate mo. So, yun lang muna. Please be available on the next hearing kung kailan man yun. Yun na lang ang hearing na hintayin ko. Isa na lang kung makondisyon si Kumar. Other than that, wala na tayong ibang hearing pa. Okay? Okay na tayo. So, saka na ako magbigay ng aking concluding statement sa last hearing. Again, I would like to thank everyone for coming over. At sana makuha natin talaga ang katotohanan dito. At hindi naman siguro imposible makuha natin yan. Andito naman tayong lahat, magkakaintindihan tayo dyan. Pag pareho tayo nagsusumikap na makamit yung katotohanan at makapagawa tayo ng pulisiya patungkol dito. Having said that, this hearing is hereby suspended. Thank you. Salamat.